Pwede ba i-remote yung display server kahit walang monitor? Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up? Kumusta mga ka-reveal? Jamal Castillo here. Ang may pinakamalakas ng pwesto sa buong kalawakang bate, tika. Sa mga ka-reveal. Game boy, Nathan, Lord of Games on Earth. What's up? Kumusta mga ka-reveal? It's me, Nathan, Lord of Games on Earth. At yun na nga no, mga ka-reveal. Gagawin natin yun. Hashtag ka-reveal question. Okay? Tsaka, pag may nakakabasa ako ng post nung sa Facebook, sinasagot ko rin dito. Kasi nakaka-relate. Okay, gawin natin yan. Let's go! Ibasahin mo na. May advantage ba pag naka-LED fan ang mga CPU natin sa Tomer? Ibig sabihin ni Carrie Bill na nakita ko sa ano yan, post sa Facebook. Alam mo yung mga ilaw-ilaw? Yan. Sa mga fan. May advantage ba yan sa customer? Siguro merong advantage yan. Okay. Appealing to the eyes yan. Okay. Yan. Ilang? At yun ang ano mga kalbil, ito, hindi to comment, nakita ko lang po sa Facebook. Pag may mga ilaw-ilaw, yung LED, mga gano'n-ganon, yung fan, miikot, tapos iiba-iba kulay, yung RAM. May ilaw. Oo, may ilaw din, tapos yung, basta, yung parang Christmas light. May advantage ba yun sa mga customer? Tingin ko, siguro 1%. Okay. Kasi may ilaw-ilaw, tapos paglaro nila, lag. Alam diba? Hindi, may dagdag siya. No, Mari? May dagdag siya. Pero, ang pinaka, ano talaga yan, yung specs mismo. No? Mm-hmm. Kasi, yun nga, may ilaw-ilaw, ganda, disco, parang Christmas light, Pasko. Tapos, boom, parang gumagano-ganon pa yung ilaw, di ba? Tapos yung ano, lahat, yung power supply may ilaw. Tapos, eh, ABR may ilaw. Tapos, gaming chair may ilaw. Tapos, biglang pang naglaro. Yung ano? Crossfire, nag-slow. Yung FPS 1. FPS 1. Tapos, yung ano, yung internet connection, 999 ms. Yung ping. Oo. Lag na nga yung internet, lag pa rin yung ano, yung PC. De, kung maganda yung specs at may ganun, maganda. Mm-hmm. Pero kung maganda rin yung specs mo, walang ganun, ayos lang. Mm-hmm. Kasi dagdag din naman kasi yung ilaw na yung pang ano lang, yung pang appeal to the eyes. Oo, kasi pag nakita nila, wow, ganda, takalaro tayo, di nasubukan nila, ang pangit, wala rin. Oo nga. Pero kahit walang ilaw, tapos maganda naman, malinis. Mm-hmm. Uy, RTX 4090 ha, tara. Ano natin, try natin. Smooth. Mouse, maganda pala ito kaysa doon sa may ilaw-ilaw eh, di ba? Hmm. Ilaw-ilaw kasi Marvel, pampaganda lang talaga yan. Hmm. Pang ano lang, pang... Extra. Pampaganda, yun na nga. Ha? Extra lang. Extra, tama. Yung panghatak. Kaso... Parang ano lang yun, parang jowa mo lang yun. Sa labas, di ba, appealing to the eyes. Pero dapat hinahanap mo yung pinaka-specs ng jowa mo, personality. Kumbaga, yung sa jowa mo, yung personality, ayun yung specs ng computer mo. Di ba? Kasi yung mga LED lights yan, parang ganda okay, na lang. Sige, tanong ko sa'yo, kung walang mga ilaw, okay lang. Okay lang. Basta maganda yung kalooban. Specs. Yung specification ng PC ay mabilis. Hindi naman sobrang bilis. Mas maganda ka sobrang bilis. Mas okay yun kaysa sa may ilaw-ilaw na hindi naman na maganda yung specs. No? Hmm. Pero may hatak pa rin yan yung ilaw-ilaw kasi maganda tignan eh. Sa una, pero pag second, third, fourth lang nila nakikita, parang normal na lang sa kanila. Di ba? Hmm. So, ganun, lahat naman eh, pagka una maganda eh. Pagka bukas, kinabukasan, ano, nakakasawa na. Parang... Ano? Parang mas maganda alisin na. No, kasi dagdag ano lang eh. Kuryente. Hindi, mababa lang naman. Oh, nakakadagdag din kuryente. Pero mag-concentrate kayo mga kalbi. Sa specs, dapat maganda. Pero kung lalagyan nyo ng ilaw, okay lang. Wala namang ano yan. Pero problema. May ilaw or wala, yung system unit, dapat maganda din. Oh, hindi. May ilaw o wala yan, talagang ang number one dyan na panghatak sa customer, yung specs talaga. Mm. Kahit yung ano mo, PC case mo, generic lang, pero yung mga specs is RTX 4090. Hindi ka ask yung, sa generic yung, na yung RAM, ano, 64 GB, Purebase. Basta,
okay na yung may ilaw, pero sa una lang yun. Pero pagkatagal, parang hindi na rin mapapansin yung Marvel. Okay! Yan! At yun na ano, Marvel, eto. Eto, nakakita ko na naman to sa Facebook. Pwede ba yung remote yung server via any desk na walang monitor? Okay, so tinatanong yung Marvel nung etong business server nung walang monitor. Mm-hmm. Kasi kadalasan sa mga server, business now, nilalagay na lang sa tabi. So wala ng monitor. Ano lang siya, automatic na bibigay ng mga price sa client. Kung pwede daw i-remote yun, yung server na yun. Kanya, ito, nandiyan sa taas. Tapos, gumagana na siya. May naglalaro, ganyan. Pwede ba i-remote yung server? Na walang monitor? Okay, ang sagot dyan ay pwedeng-pwede. No? Basta naka-open yung isang PC, server man yan, o kung ano man yan, client na walang monitor, yung monitor kasi display yan eh. Mm-hmm. Ang mahalaga kasi parang yung gumagana siya. Mm-hmm. Okay, so para ma-remote mo yung business server, yung any desk, so pwede yun eh, no, application. Kailangan mo ng ID ng PC na yan o business server. So kailangan mo munang makuha yung ID ng any desk ng server bago mo ma-remote. Okay, walang monitor. Di ba? Paano mo ma-remote yun? Okay? So, lagyan mo muna ng monitor ka ni Bill. Tapos, silipin mo na yung ID, any disk ng server. Tapos, alisin mo na yung monitor. Kasi yung ID na yun ng server, yun na yung ano niya eh. ID na talagang, yun na talaga. So, kahit alisin mo na yung monitor, bukas, re-remote mo siya. Yun pa rin yung ID niya. Kaya kahit di mo nalagyan ng monitor, yung server, kahit di mo na ibalik, mare-remote mo na siya kahit bukas, next week. Kasi alam mo na. Basta, bago mo siya remote, alamin mo na yung ID, any disk ng business server. Okay? Kasi wala nga monitor para masili. Yun. Pero pwede siyang i-remote kahit walang monitor. Basta yung PC o server, diskless, ano siya, gumagana. Okay? Yeah. At yun na nga ng mga reveal. Ito, si Reveal, JC, si Bobo. Good day, boss. Di pa ako nakakita tutorial ng dual drive sa isang PC. Kumbaga kahit 120GB na SSD, partner ng 500GB na HDD sa isang PC. Salamat. Sana manotice. Okay, Caribil J. Ito, nanotice ko na, no? Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe. Like, and comment, click mo na rin yung bell button. Button para titig ka. Bago upload tayong video kami. Ha! Okay. Nakagawa na ako ng tutorial niya, no, Caribil. Una, yung 120GB SSD, nandun yung OS, yung magbo-boot. Ngayon, papartner mo ng 500GB. Kasi baka ilalagay mo yung games doon. Ilalagay mo lang sa ano, sa isang SATA. No? Sali ka, no? Nila, bakit pa. O, ito na example, mga Caribil. Caribil J. Oh, ito. Hindi lang dual drive yan, triple drive. SSD, andyan yung OS. May SSD pa isa, right back. Andito pa yung 1TB WD block, Western Digital block na madumi. Andiyan yung games. Okay? Hindi lang ano yan, ha? Okay, hindi lang siya dual drive, Caribil. Triple drive. Okay. Kill. Pwede yan, Caribil. Basta yung power supply mo, yung katulad sa amin, maganda, rated. Mm-hmm. Kasi pag generic kasi, mahina yan. Baka kahit isang hard disk lang o SSD. Yun lang kaya niyang panda rin. Pag naglagay ka pa ng isa pang hard drive, hindi na mabigyan ng power, no? So, ganun lang naman gagawin mo. Kanyari, ito SSD example. Lagay mo sa isang SATA, tapos motherboard. Mm-hmm. Okay, dito punta tayo sa dismissal. Ay, yan. Di ba, SATA. Mm-hmm. Tapos, lalagay doon sa motherboard. Mm-hmm. Tapos, lagay mo ng power galing sa 2-rated na power supply. BGA. BGA. Ay, ano pala, EVGA. Tapos, parang BGA yung pangalan. Isang SSD pa, lagay mo ulit SATA, cable, lagay mo ulit sa motherboard. Ayan yung motherboard. No, ayan yung SATA, wala lagyan. Nagsi-CSS yan si Nathan eh. Okay, yan. Tapos, isa pang drive, 1TB WD block, Western Digital block, block. Lagay mo SATA ulit, cable, lagay mo ulit ng power cable. Ito, galing sa 2-rated. Ganun lang, no, Caribil? Okay, ganun lang, no? So, ikaw, dual drive. So, yun yung example, triple drive na yun. Parang ganun din naman. SSD, lagyan mo sa cable, yung SATA cable, lalagyan sa motherboard. Tapos, syempre, para gumana yung SSD o drive,
Lagyan mo ng power cable galing sa power supply, yung EBGA. Ikaw, kung ano mo yung power supply mo. Tapos lalagay ka pa ng isang drive, di ba? Mm-hmm. Dito. So, lalagay mo ulit siya sa SATA cable. SATA cable, nakakabit sa motherboard. So, lagay mo ulit siyang power. Pag siyempre, gumana yung 500 GB mo. Ayun na, dual fed na yun. Ah. Okay, pwede mo pang isa. Hanggang apat nga yan eh. Kasi apat yung ano yan eh. Port ng SATA na motherboard. Okay? Yung banga, ano pa eh. Pwedeng marami. Basta, malakas yung specs. Okay, pero balik tayo sa'yo. Dual drive. Hindi ka pa nakakita tutorial. Ililink ko na lang yung ginawa kong ano. Hindi, nasagot ko na sa kanya yun eh. Nailink ko na. Na-reply ko na. Pero sinishare ko, kaya gumawa ako ng video, share ko sa mga ibang karibil natin na hindi pa na nakakagawa ng dual drive. Para maging inspirasyon nyo kami. Oh. Okay, tapos nakikita nyo yung dumi ng display server. Ganyan yung ano, yung sign ng pure hard work. Yan. Pag kasi madumi, hard work. Oh, hindi. Oh, tama. Pero, karibil, alam nyo kasi yung PC, hanggat di nagloloko, huwag mo nalilisan. Oo. Pero hindi pa na masyado eh. Konti lang yung aligaw para sa amin. Alam nyo kasi pag yan nilinis, baka dun magloko. Oo. So wag muna. Kaya hindi mo na yung lilinis yung may SSD mo, tapos sana nasira, bibili ka rin bago. Oo, mahirap eh. No? At least, basta gumagana pa, huwag nyo muna linisan. Para sa amin yun. Pero mas maganda talaga malinis yung PC. Mm. Pwede nyo naman yun. Pag may blower kayo, blower nyo. Blower nyo na lang. Oo, oh, wala. Nasira. Huwag na yung mano-mano na ano. Blower. Delikado kasi pag mano-mano. Oh. Dandaan lang. Baka kasi mano may makalikal kayo. Nari, ano, yun nga ang problema, no, Marvin, pag may naglinis kayo, may nasagi kayong konti dyan, naku, parang hindi na gumana. Lalo na yun, this December, oo. Kaya hindi ko muna ginagalaw, eh, no? Basta pagka okay pa siya, hindi ko magagalawin, pag hindi pa masyadong, ano, pagka ano na siya, Marvin, yung punong-punong na ng lupa, doon ko na siya lilinisan. Mas maganda kasi pag blower. Pag masyado nang madumi, okay, doon ko na siya. Kaya yun, konti pa lang naman, eh. Basta, yun, yan. Sabihin lang, sasagutin ko muna, nasa Caribbean question, yung LED na mga ilaw sa system unit, kung mas advantage sa customer, sagot? Yes! Oh, yes. Siguro, basta mahalaga specs, no? Kahit walang ilaw. Pero nakakadagdag din yung LED na ilaw lights. Pero mga Caribbean, kung may LED lights nga yung system unit nyo, eh lag rin, wala rin. Okay, pero mas maganda talaga kahit walang ilaw yan, mas maganda specs nyo, smooth yung games, okay na yun. Okay, tapos yung pwede ba i-remote yung display server kahit walang monitor? Yes, ng any desk. Siyempre, dapat bago may remote yung isang PC o yung display server, alam mo yung ID ng any desk. Okay, so pwedeng-pwede siya i-remote. Yun nga lang, hindi mo ma-remote kasi hindi mo alam yung ID ng display server. Gawin mo lang, Karibil, lagi mo muna monitor yung display server, tapos kunin mo yung ID ng display server, any desk, tsaka mo na yung remote, alisin mo na yung monitor, okay? Yun na yung magiging ID nun eh, nung display server. Pwede mo na siyang i-remote paulit-ulit. Tapos yung pangatlo, ng dual drive. Kung pwedeng-pwede, kahit tatlo nga, eh, pinakita ko si display server. Okay, so hanggang dito na mga Alvin. Maraming salamat sa panonood. Please, like, comment, please share, please subscribe, click na yung bell button, kami may ha! Para update kayo pa may bagong flow time video sa muli Marvel. God bless you at po salit by Oye. Ang bagong edge. Sana nakatulong po kami.